Alright, good morning mga kasuray. Ngayon ay last day namin dito sa Bohol. Kailangan na namin pumunta ng mga kasuray sa Cebu. Babiyahe pa kami ng mga isang oras mahigit doon sa Tubigan Port kasi doon kami ng ticket. Sana makakuha kami ng ticket doon kaya kailangan namin maaga. Kasi fully book palagi rito sa mga kahapon pinupuntahan namin. Magsisinulog daw sa kaya maraming pumupunta sa Cebu mga kasuray. Kaya ito ang nag-keep na kami. Ito pala yung rentahan namin yung room na na-estehan namin rito. Okay naman siya. 950 per night. May aircon, may TV, may table. Pati CR. Okay naman yung CR mga kasuray. May shower. Okay, mga kasuray. Pupunta lang kami ng Tubigan Port, Bohol. Kasi yun lang ang pag-asa namin na sana makakuha kami ng ticket namaya. Okay, maraming salamat Pamuju Hostel dito sa Poblacion Baclayon, Bohol. Nandun lang sana ang banda yung Baclayon Church doon. Kaso lang, wala na talaga kami ng oras mga kasuray. Dito na. Okay, mga kasuray, ingat sa amin. Ito na mga kasuray, pupunta muna kami ng tindahan dyan, may sasauli kami. Sige, dalawang araw rin namin hindi nagamit si Sibyong mga kasuray. Kasi laging umuulan rito, nag-print na lang kami ng sasakyan. Tapos kasama ko yung anak ko kasi rin, kaya kailangan rin namin ng sasakyan. Alright mga kasuray, bye bye Pamuju Hostel, see you next time. Dito malapit lang sa market rito mga kasuray. Nami-miss ko si Sibyong, dalawang araw kong hindi nagamit. Tapos doon lang kasi siya sa labas tambay. Nauulan na ng dalawang gabi. Ito yun. Alright, mamaya na lang mga kasuray. Dadaanan kami rito sa tindahan. Dadaanan lang rin natin yung Baclayon Church. Ito yung pangalan nito. Na trending dati sa yung sa Bohol na yung sa Lindol, yan. Ito yon, Baclayon Church. Oh. Sayang hindi namin na puntahan. Pa-picture pa tayo ngaran. Wag na, hindi na. Talagang kailangan na namin umalis mga kasuri. Dito na naman tayo pinadaan ni Google Maps sa dinaanan namin kagabi. Napaka mga kasuri. Taso, yan mo. Pero okay lang naman shortcut . Okay lang, kahit medyo challenge tong pinadaan niya. Pero shortcut lang siya mga kasuray. 50 kilometers mula dito sa Baclayon, 1 hour and 10 minutes. Kasi kung doon tayo sa syudad nila dadaan, doon tayo dadaan sa Tagbilaran, malayo. Alright mga kasuray, grabe yung daanan rito mga kasuray. Ang dilim, parang bukid na yung nadaanan namin rito. Galing kami ng Tubigan, nag-inquire kami ng ticket. Dito kami dinaan. So, ang dami pang pangalan nito. Mga umiingay na akala mo yung mga aswang na doon sa may parang gubat na ba. Dito yung dinaanan namin. Yung dami mga puno. Yun Cementerio nga dito mga kasuray. Dinaan kami kagabi. Okay, mamaya na lang mga kasuray ha. Update ko lang kayo dito kami pinadaan ni Uncle Google Map dito sa bundok. Pero maganda naman ang daanan, puro simento. Wala namang problema sa mga daan rito sa Bohol. Kagaganda ng mga daan rito sa Bohol. Minsan merong konting lang naman pag yung papasok na yung mga private na merong mga Pero dito sa nila, sa mga gobyerno nila na bang lugar na to? Hindi ko alam mga kasuri kung anong lugar to. Ano ba to? Oh, dito tayo galing. Ano ba to? Ha? Korela? Korelya pala to mga kasuray. Op. Buti na lang nakita ko. Pinapaano ako ni Google Map sa dito pala sa kabila. Uy, simbahan ang ganda. Yung mga simbahan dito mga kasuray, mga vintage yung mga na rito. Siguro inanuhan talaga ng mga Spanish dito dati. Ang dami nilang parang sa Ilocos Norte rin ang mga nila rito, ang mga sir. Mga lumang simbahan ba 'yan, Oh. Kung saan-saan naman ako inano ni Google Map dito, pwede naman rin doon. Ngayon? Pinaikot-ikot pa niya ako. Talaga naman to si Google Map talaga. Oh, pwede naman doon, Talaga naman ikaw talaga. Ah, hindi, baka siguro pinadaan niya ako sa Maganda rin nakita namin yung lumang simbahan doon sa Karelia. Oh, Karelia. Church of Karelia siguro 'yon kung hindi ako nagkakamali. Ganda rito yung mga kasuray kahit saan ka pumapasok. Yung mga daan nila rito, mga simento, kahit pabukid pa kayo, mga simento yung mga nila rito. Alright, mga kasuray, mamaya na lang. Saan ba tayo dito? Ang lugar nga ron, Kasiga? Ah, Katigbian. Okay mga kasuray, nandito na kami sa Katigbian. Dito sa Bohol, hindi ko nakunan yung lumang simbahan. Maraming
lumang simbahan rito talaga, mga kasuroy. Ganda sana yung simbahan na yun, bayan ng Katigbian. Sana hindi naman sana umulan, sana pa nagbabadya, mga kasuroy. Parang umaambon kunti na, 30 minutes pa, 19 kilometers yung Tubigon port. Kagabi may nakita kaming ano rito, mga kasuroy, mga chocolate hills na iilan dito na nadaanan namin kahapon, kagabi. Pero ano to? Municipal Hall. Municipal Hall ng Katigbian. Oh, ganda rin ang ano rito, bayan nila rito. Ito yatang market nila rito. Yung supermarket nila or bayan nila talaga. Naman sanang umulan, umaambon na mga kasuroy. Lord, please, padatingin mo naman kami dun sa ano muna namin. Sana makaabot kami ng ticket. Hinahabol kasi alas 7 kasi ang open nun eh. Ano, umaambon na mga kasuroy. Alright, mga kasuroy, mamaya na lang. Alright, mga kasuroy, andito na kami sa ano, Tubigon na yata ito. Ayun kung anong barangay ito. Pero bayan na lang Tubigon yata, sakop na lang ng ano to. May nakikita na akong mga ilan-ilang chocolate hills rito na sa tabi-tabi lang. 18 minutes, 10 kilometers na lang. Yan o, malapit na tayo sa ano, pangalan ito. Sa nakikita ko na yung dagat, mga kasuroy. Yan o. Hindi ko lang alam kung anong barangay ito, o basta Tubigon na siya, nakita ko kanina. Sayang, hindi ko nakita yung mga chocolate hills na mga ilan-ilan dito na daanan namin. Patalikod kasi, ayun o, mga doon, mga maliliit na ano, chocolate hills, hindi ko napansin kanina. Pero kung papunta ka dito, makikita mo sila, mga kasuroy. Yun. Kung makikita niyo, maliliit na chocolate hills. Grabing paliko, mga kasuroy. Binking-binking. Na-practice na ako ng binking-binking dito sa biyahe ko. Magaan na lang naman si Sib yung pag ano, iliko-liko mo siya. Umaambon-ambon na naman. Sana ano, yun na lang. 8.8 kilometers na lang, mga kasuroy. 17 minutes. Yun lang kung nakikita mo mga chocolate hills na maliliit, mga kasuroy. Nadaanan na pala namin kanina yan. Hinihintay ko yung kanina eh. Kaso lang pag papunta ka doon, di mo siya masyado mapansin. Pero pag paganon, paano ka, makikita mo talaga siya. Sana makakuha kami ng ticket mamaya, mga kasuroy. Alas 7 na, oh. Laging pulibok. Grabe, mga kasuroy, dito sa Bohol. Araw-araw yung biyahe, ha, pero pulibok palagi. Sabi kasi yung ano doon, yung nasa tikitan eh. Ayun, oh, ganda ng view. Kikita yung dagat, mga kasuroy, oh. Sabi nung ano, kasi sa Sinulog raw, sabi niya, kaya maraming pumasyal doon na ano. Mas lalo na mga foreigner, mga kasuroy. Ang daming mga foreigner dito. Iba't ibang country, yung iba't ibang bansa na mga foreigner. Maganda kasi rito sa Bohol. Grabing paliko. My goodness. Lagi akong naka-encounter ng mga ganyan, mga kasuroy. Kahit sa Bohol, sa Siquijor, mas malupit rin yung sa Siquijor, mga daan doon, yung pa bukid. Grabing mga literyo. Ito rin, umano kasi tayo, pumunta tayo sa kabilang ano, mga kasuroy. Dumaan rin tayo sa bukid na pagitna. Pero at least ha, ano, mga kasuroy, maganda yung daan rito sa Bohol rin, katulad ng Siquijor. May konting ano lang, pero hindi masyadong ano. Karamihan makaganda talaga ng mga ano rito, daan. Hindi masyadong lubak-lubak. Ganun, mga kasuroy. 15 minutes na lang, 7 kilometers, mga kasuroy. Oh, grabing ano rito, mga kasuroy. Yun, ang ganda. Wow, ang ganda. Yung dagat, nakikita ko na naman yung dagat, mga kasuroy. Dito muna tayo na napagandahan ako rito, mga kasuroy. Pahinga muna kami rito. Alright, mga kasuroy. Oh my gosh. Alright, mga kasuroy. Batsi na kami. 14 minutes, 6.6 kilometers. Sabi ni ano, Uncle Google Map. Alright, mga kasuroy. Batsi na kami. Malapit na lang naman to siguro. Grabing ano rito. Ahon, paliko pa.
fairness mga kasore, ang ganda ng mga daan dito sa Bohol talaga, sa totoo. Kahit papunta ka ng pabukid ka, na itawid ka sa kabilang highway, i-shortcut ka lang para hindi ka na umikot sa ano nila, yung pinaka-national highway nila na gilid-gilid ng dagat. Ah, dito pala yung school nila. Sana huwag naman umulan. Kanina umaampon, buti na lang nawala mga kasore. Thanks God. Sinarado ko lang yung visor ko kasi medyo mahangin mga kasore. Baka yung wind noise hindi na maano yung boses ko. Tsaka mababait ng mga tao dito sa mga sa Bohol rin mga kasore, katulad ng Sikihor. Napakabait ng mga tao dito. 12 minutes na lang mga kasore. Oh my goodness. Puro liko-liko nga lang yung rito. Oh. Hopefully makakuha kami ng mga kasuroy. Kasi fully book palagi yung ticket. Kaya napunta nga kami rito sa malayo eh, Tubigon. Dapat doon lang kami sa Tagbilaran City Port eh. Kaya bumiyahe na lang kami ng mahigit isang oras dito. Wala eh, wala kaming choice kundi may isa pa yatang port na isang oras rin mahigit. Hindi ko kung wala sana yung kahapon, pupuntahan din sana namin yon kagabi. Kasi nga kailangan na namin umalis dito sa pang tatlong araw na namin to mga kasuroy dito sa Bohol. Okay, ko-crossing tayo rito. Hindi ko alam kung anong bayan to mga kasuroy. Goodness, may crossing. Anong bayan ba ito ang road? Anong bayan ito? Hindi ko alam itong anong bayan ito mga kasuroy. Crossing eh. Tingnan natin. Ano ba ito? Tubigon na ito siya. Barangay Makaas. Andito na kami sa Barangay Makaas mga kasuroy. Dito sa Tubigon. Yan oh. Tubigon East Central School. Elementary school yata. Yan, high school. Hindi ako masyado makaano sa tumatakbo mga kasuroy. Yung pangalan hindi ko masyado mabasa kasi nga mabilis-bilis kasi yung takbo. Malapit na tayo sa Port of Tubigon, Bohol. 8 minutes, 3 kilometers. Sana makakuha kami ng ticket mga kasuroy. Wala, overtake talaga tayo nito kasi baka nagpila na doon yun ang mahirap mamaya mga kasuroy. Fully book na naman sila sana, hindi pa. May mga slow down raw kasi school zone. Oo, dito pala. Chikiting Elementary. 1 kilometer na lang. Dito na tayo sa pinakabayan ng Tubigon. Ayun na, liliko na kami diyan. Kagabi diyan rin kami lumiko eh. Yan, port na yan diyan papasok. Right, sana Lord makakuha kami ng ticket, Panginoon. Ayun oh, port mga kasuroy, doon na yun. Tapos kukuha ng ticket dito. Marami diyan. Yan ang port nila diyan. I-straighten mo yan. Dito na ikukuha ng ticket. Dito. Ha? Huh?